At welcome back ulit sa ating channel, mga bay, no? So welcome back. At ngayon lang ulit nakapag-vlog, mga bay. Ngayon, no? So ngayon nga, so mga bay, no? Share ko naman sa inyo yung ating natapos na hollow block. Ito, mga bay. Tara, bago tayo magsimula, mga bay, don't forget to like and subscribe sa aking channel. At may papakita ko na naman sa inyo at ituturo ko sa inyo yung mga pagsusukat namin para sa trusses. Magbububong na tayo, mga bay. Yun na yung next project natin. So tara, let's go. Boom. So ayun, mga bay, dahil natapos na nga tayo lahat doon sa ating pag-hollow block, pati din sa ano, ngayon po ay magta-trusses tayo. Yan. So isusukat muna natin lahat ng atin, yan, tapos na tayo sa pag-hollow block, mga bay. Yan, papakita ko naman sa inyo yung pagsusukat, mga bay, para makita niyo yung kita dyan sa mga vlog na kagaya ko rin na nagtatrases, ganun na yung ginagawa nila. So sa akin, mga bay, sa channel bar yung gagamitin ko dito. Tapos ang malalagay dito, mga bay, dahil ang haba ng bahay na ito is 7.5, so ang malalagay ko dyan is 5 piraso na channel bar, baga yung ina niya. So i-divide nyo lang yan sa 5, mga bay, yung 750 divided by 5. Yan, ganun lang yung ginagawa ko. Yan. Yan, dumating na rin yung ating trusses. Yan, mga bay, papakita sa inyo. Yan, nakapagputol na rin tayo dyan. Hindi lang ako nakapag-vlog, mga bay. Yan, yun yung ano natin. Yan. So ngayon, isishare ko naman sa inyo. Dahil nga dito, mga bay, may layout na tayo. Nakikita nyo. Ayan, meron na tayong lagayan agad ng trusses, no? Ayan, nakikita nyo, guys. Ayan, nakikita. Lagayan ng trusses. Yan, nakapagputol na rin ako dyan, nakapagdugtong na. So yan, ito yung share ko sa inyo, mga bay, pag once na nagumpisa kayo sa trusses ninyo. Ang uunahin nyo is ito muna, mga bay. Ayan, isa muna. Yan, yung isa na yan, yan, mga bay, nakikita nyo, yan na yung channel bar natin. Kumuha kayo ng tansi, batakin nyo. Una dyan nag-welding kayo dyan, mga bay, iskulahin nyo dyan. Yung tansi na yan, iskulahan ko yan, mga bay. Hanggang dun sa dulo, yan. Saka yung itong tatlo, mga bay, huli nyo na itong ilalagay. Dun muna sa pang dulo, yung pang lima. Ang, para makuha nyo yung tali dun. Saka yung, ano, saka nyo ngayon, ikabit yung tatlo. Yan, kikita. Yan, mga bay, hindi pa naka-welding yan. Mga pinag, diba, para pantay na pantay yung sa trusses natin. Yan, pati din dun sa kabila. Yan. Ang una niyang ginawa ko, bago ko yun kinabit din yung isa, may bakal din po tayo na nilagay dyan. Yan, para mapapabilis po kayo sa pagtatrasis, mga bay. Para dun sa mga gusto rin matuto nito sa aking pamamaraan. Ito, mga bay, no? Disclaimer lang, ha? Hindi lang din po ako professional. Baga, discarte ko po ito yung mga pamamaraan ko sa paggawa ng bubong. Ayan, mga bay, nakikita niyo yung bakal na yan. Dyan ko unang nilagay yung tansi na yan. Bago ko inano yung channel bar. Yan, yan, may mga tansi tayo para guide natin na diretso yung ating mga channel bar. Yan, dito muna, simula dun sa dulo. Yan, dyan muna yung tatalian nyo, sabay dito sa panglima yung anuhan natin, lalagyan ng tali. Yan, dahil na-welding ko na rin yung dun sa panglima, mga bay. Tsaka kung ngayon nilipat yung tansi na ano yan. Tapos yung pangatlo na to, hindi ko pa to na-welding. So, titirahin ko na rin to. Ayan, may mga abang na tayo, di ba? So ilalak ko lang yan, gagapusan ko lang yan, mga bay, para simula na ang laban. So ganun lang, mga bay, napakasimple lang. Mas gusto ko kasi sa channel bar, mga bay, makapal siya, diba? At hindi siya masyadong mahirap buildingin.
dahil makaparkay kagaya dun sa ano, mabubutas. So tara mga bay, let's go. Ayan na mga bay. Ayan, may mga ano na rin tayo dyan. Ikita nyo. Ayan, dalawa lang kaming magtatrabaho ngayon mga bay. Yung sa pinsan ko rin, isa. Dalawa lang kami titira dito. Ayan yung pinsan ko guys. Ayan na yung ano natin yun. Yung wewildingin ko dyan mga bay. Wewildingin ko yan. Ah, nakabatak din po ako ng tansi dyan. Ayan yung tansi natin na puto lang. Na ano nang mainit. Ayan. So may tansi din tayo dyan mga bay. Nakagapos yan. Para guide natin sa taas. Ayan. Para doon na natin sila isisentro. Kakabit ko muna yung tansi mga bay. Pakita ko sa inyo. Bakit ba kailangan ba naman eh? Ayan guys, ito na, natapos na tayo sa pag-building ng ating beam para sa paglagyan natin ng zipper lens. Ayan mga bay, nakagapos po yan. Ang ginagamit kong welding rod is 6011 mga bay. Ayan. Ayan, ang gamit kong rod, Fuji na 6011. Fuji po yan yung 11 mga bay. Matibay siya, makunat. So, kailangan lang talaga magaan lang yung kamay nyo kasi sobrang madikit. Parang 7018 mga bay. Ayan yung linya na dyan natin. Nakikita nyo mga bay, para pantay-pantay yung ating mga paglalagyan ng beam. Gaya din dun sa kabila mga bay, may mga tansi din yan. Ayan. Ingat ko lang para hindi maputol yung tansi natin. Ayan. So, tapos na, susunod natin ipaglalagay dito is yung zipper lens na mga bay. So dun muna tayo sa kabila, unahin muna natin yun. Ayan, kagaya nyan, isa dyan. Tapos dun muna sa dulo para mabilis yung may guide pa rin tayo. Lalagyan pa rin natin yan. Kagaya nyan, may tansi tayo guys. So ayan. So tara mga bay, mula na natin ang laban. Thank you.
So yun mga bay, at ito lang muna yung natapos natin, no? Lalagay muna tayo ng mga bin. Ayan. So ganun lang yung discarte mga bay, pagwas na naglagay nito. So bukas na natin itutuloy at medyo hapon na mga bay. Ayan. Ang ating mga linyada, pati pantay mga bay, no? Kasihan nyo lang, ganun lang yung teknik ko. So yun guys, kibul na siya. Okay, kaya boom. Parte niya batuan. Sarap kong pitigat. Bilis ka pa. Ito, tapos na to mga bay. Yan. Napulid na yan lahat. Doon na lang sa kapila yung tatlo mga bay na yun. Kasi hapon na mga bay. Uwi na. Yun. Tuwid na tuwid, no? Ano na mga bay? Tansyaan nyo lang para maganda rin yung pagkadali. Thank you so much. God bless sa ating lahat. Aboos!